Okay, good morning mga kauno. Ito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong nutritionist, Jericho Mendoza. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 19, 2020. At bukas po nag-announce na na GCQ na naman ang Central Luzon, ang Metro Manila at marami pang mga probinsya. Medyo lumuwag na naman ang quarantine from MECQ, no? Sana po ay mag-iingat tayo, no? Bagaman pinaluluwag po, mag-iingat pa rin tayo para hindi po tayo magkakasakit, no? Ito na naman ang inyong lingkod, magbibigay na naman ng kaunting kaalaman, mga gabay para po ang ating buhay ay tuloy-tuloy na maayos at maginhawa at malusog, no? Sumaati nawa ang pag-ibig at ang pagpapala ng ating Panginoon. Gaya ng dati, gabayan niya nawa tayo sa lahat ng ating mga pag-uusapan, makatulong sana sa ating buhay araw-araw, no? Sana po ay tayo po ay kanyang laging patnubayan. Maraming salamat sa Diyos. Opo, no? So bago tayo magsimula, bumati muna tayo. Medyo marami na tayong manonood ngayon. Nandiyan, no? Si Melissa Progoso. No? Melissa Progoso, nandiyan. Angelica Comoda. Si Campana Libet, nandiyan. Nakita ko yung pangalan niya. Si Lisa Rodelias. Teris Hamuad. Si Judith Acosta. No? Nandiyan si... Good morning sa'yo, Judith Acosta. Si Ronaline Palencia Ranyon. No? Nandiyan, nanonood. Si Marlin Policarpio, ang dami po nating tagapanood ngayon. I-share po natin 'to ng i-share para po mas marami po tayong mapagsilbihan at mabigyan po ng mga kaalaman tungkol sa ating mga produkto. Nandiyan nanonood rin si Leo Dehario. Good morning sa iyo, no? May nagtanong nung nakaraan, bakit daw palaging good morning eh hapon na? Because good morning, it signifies new hope. Dito po sa unang, palaging umaga. Palagi po kaming good morning dahil nasa umaga ang laging magandang pag-asa. So, yun, no? Andyan si Mary Ann Arisobal, Teresani Jumuad. Daming mga nanonood sa ating ngayon. Daming mga naka-tune in. Mamaya po, bibigyan ho natin ng daan yung inyong mga katanungan. Bigyan ho natin ng sagot ang ilan sa inyong mga katanungan. Pero bago yan, mag-good news muna tayo, no? Okay, ang good news po natin ngayon, unang-una, ay nagbabalik po ang ating Unopreneur New Sign Up Promo. Unopreneur New Sign Up Promo, ito po ay ang ating Acai Berry. New Sign Up Promo, Acai Berry worth 40,000 pesos. Alam naman natin ang Unopreneur ay 80,000. So makakatipid po tayo halos kalahati, pero yung benefits, yung income, yung discount nyo ay napakalaki, no? 40,000 worth of Acai Berry, no? Kayo po ay tumataginting na Unopreneur na. Ipangalat po natin ito. Ito po ay magandang opportunity na makapagnegosyo ang ating ilang mga kababayan na naghahanap ng pagkakakitaan. Umuulit ko, new sign up promo, 40,000 Acai Berry worth of Acai Berry, 40,000. Ulitin ko, 80,000 po ang original price ng ating Unopreneur. Pero dahil po ang Uno ay napakabait, no? Ang Uno po ay lagi nagbibigay ng oportunidad. Ang Uno po ay palaging pinaluluwag ang paraan kung paano tayo ay kikita ng malaki. Kaya naging 40,000 na. Ito po ay walang specific kung hanggang kailan, no? Kaya maganda. Wala pang nakalagay kung ano ang deadline niyan. Dapat mga samantala na natin, mga magsa-sign up na bago. So yun po, yun lamang po ang aking good news ngayon. Magsimula na tayo ng ilan nating mga lecture, ng ilan nating mga kaalaman tungkol sa ating mga products. Naunahin na natin tong ating virgin coconut oil. No?
Maganda, IT, ma-i-post mo na kaagad yung ating cleansing, no, malagay mo na. Tapos ngayon, bago natin simulan ng ating virgin coconut oil, gusto ko ulit ipagsilbi sa inyo na ang lahat ng products na maririnig ninyo, lahat po ng mga produkto ng uno na inyo pong masasaksihan ngayong araw na ito, no, ito po ay na-feature sa Philippine Pharmaceutical Directory, no. Ang Philippine Pharmaceutical Directory na libro, ito po'y lagi kong pinapakita tuwing Miyerkules at Biyernes. Kasi naman talaga nakaka-proud. We are the first network marketing company na na-feature po tayo sa libro na ginagamit ng mga health professional, ng mga pharmacies, ng mga doktor. Dito po sila tumitingin kung ano ba yung mga produkto na pwede yung ipakonsume o irekomenda sa publiko. Inuulit ko, karamihan po ng ating mga produkto na nasa inyong harapan ngayon at screen, yan po ay na-feature sa Philippine Pharmaceutical Directory. Palagi ko po itong inuuna dahil po mahalagang malaman ng mga bago, malaman ng lahat ng mga tao na ang mga produkto po natin ay di kalidad. Ang produkto po natin ay hindi po basta-basta. Ang lahat po ng ating mga produkto ay maaasahan pag naghahanap ka ng mga effective, proven, and tested para sa ating kalusugan. So, unahin na po natin dito yung akin yung pinopromote kasi mahalaga po na tayo ay maging parte ng solusyon sa sambayanan. I repeat, mahalaga po na tayo sa uno ay maging parte ng solusyon sa sambayanang Pilipino at syempre sa buong mundo. Unahin na po natin ito, no? Alin, yung ating virgin coconut oil, no? Ang virgin coconut oil po, isa po sa produkto natin yan na nakapagbibigay po ng mataas na resistensya. Ang virgin coconut oil na nasa harapan nyo, apat yan eh. Sodium ascorbate, Ultima C, no? May zinc with vitamin D, meron tayong crypto organic, at meron tayong virgin coconut oil, no? Yan po yung pinakamagandang kombinasyon ngayon ng ating cleansing program para mas mabilis ang pag-angat ng ating resistensya o paglakas ng ating resistensya o yung tinatawag na immune system. Sa panahon po ngayon, immune system lamang ang ating magiging sandata para makalaban po tayo sa kung anumang virus na kumakalat po sa buong mundo ngayon. Kaya nakaka-proud isipin na tayo po sa uno ay meron po tayong kumpletong combination when it comes to our product. Unahin na po natin itong ating virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil, you can take it 3 times a day. Ito po ay nagpo-promote o nagpapaganda po ito ng level ng ating good cholesterol, no? Ito po ay nakatutulong sa ating puso para po umayos ang level ng ating HDL o yung good cholesterol. Nakakatulong din po itong virgin coconut oil para doon sa medyo may katabaan, no? Nakakatulong to para mabawasan po ang ating timbang, weight loss, no? Doon sa mga nagda-diet, sa mga nasosobrahan po sa pagkain, yung medyo tumataba na ng may mga unwanted fats na sa katawan, mainam din po ang 3 times a day na virgin coconut oil para po magkaroon kayo ng epekto dyan sa katawan nyo ng weight loss. At the same time, ang good cholesterol ay nagiging maayos. No, kaya pag kumakain ka ng pagkain mataas sa bad cholesterol, kailangan mo ng virgin coconut oil. Kasi sa katunayan, ang virgin coconut oil po ay 50% good cholesterol and 50% lauric acid. Yung lauric acid po ang tumutulong para meron siyang capacity o meron po siyang properties na antiviral, antibacterial, antifungal properties. So ang ganda pala ng virgin coconut oil. Matipid na pong gamitin, kaya ginawa ko itong combination na yan nasa harapan ninyo. Yan yung pinakamatipid gamitin kasi sa panahon po natin ngayon, mahalaga na isinasaalang-alang din po natin ang pagtitipid. So yun po, no? So nagpo-promote po ito ng good cholesterol, nakakatulong po itong ating virgin coconut oil para sa weight loss, no? Tumutulong din po ito para sa ating digestive system. Sa nahihirapan yung dumumi, sa may mga mahirap-hirap nagtitibi, nahihirapan dumumi, para po inyo pong maguminhawa ang pagdumi, nakakatulong po, nai-improve po natin yung pagdumi, maganda rin po ang digestive system natin. At napakainam po nito sa mga taong may almoranas, tumutulong po ang virgin coconut oil. At sa mga diabetic po, ang virgin coconut oil po ay tumutulong din para ma-stabilize po ang inyong blood sugar.
Napakarami palang gamit nitong ating virgin coconut oil. Nakakatulong sa diabetes, nakakatulong sa sakit sa puso, no? At nakakatulong po ito para ma-improve ang ating bone health, ang ating buto, tumitibay din ang ating buto. Abay, napaka-major po ng naibibigay na tulong ng ating virgin coconut oil. Sa pamamagitan lamang po ng 3 times everyday na pag-take ng virgin coconut oil, maraming tinutulungan. Unang-una, I repeat, bone health, stabilize ang blood sugar, sumusuport sa ating health ng heart, no? Sumusuport sa weight loss, no? At napakaganda ho nito kung ilalagay nyo sa inyong buhok, sa inyong balat na dry, maganda rin ho ang virgin coconut oil. Sa mga merong katikate, merong mga rashes, nakakatulong ang virgin coconut oil. Ang isa pang malaking bagay na tulong ng virgin coconut oil, yun ho nga nakakatulong para ma-relieve yung taong may seizure tsaka yung mga bata po na inaatake ng epilepsy. No, nakakatulong yan para hindi ho sila basta-basta atakihin ng epilepsy yung mga bata ho na may na epileptic. At tumutulong yan sa bata po eh, kahit once or twice a day pwede tayo magbigay niyan. Wala pong overdose, walang underdose, walang contraindication dahil po ang virgin coconut oil is very, very safe kahit po bata ang painumin natin. Yan po ang isang sa Pilipinas nga, o pride nga ng Pilipinas yan because ang Pilipinas po ang isa sa source sa, ng buong mundo sa virgin coconut oil. At yung mga kalidad na BCO na sa atin, dito sa UNO, nakakapag-provide po tayo ng mga high-quality virgin coconut oil. Tandaan, 3 times a day ang pag-take po ng virgin coconut oil. Malaking bagay po ito, inuulit ko, para sa good cholesterol, no? Gumanda ang level mo, weight loss, no? Maganda ho ang heart, no? Nai-improve ang digestive system, improve natin ang blood sugar, nai-stabilize natin yan, nai-improve natin ang bone health at tumutulong, nare-relieve ang mga taong may epilepsy at mga may seizure o yung mga sinusumpong, no? Ng epilepsy. So, yun po. Ang isa pa na napakaganda ho ng produkto natin, no, na akin pong gustong ipagsilbi sa inyo, enhance lang ho natin ng konti, alin? Ito ho, syempre, itong ating vitamin C, no? Sa panahon ngayon, napakalaking bagay po ng vitamin C para sa ating immune system, no? At the same time sa ating balat. Ang vitamin C ay tumutulong ilan lang to sa ating balat at sa ating immune system. Malaking tulong to para makaiwas ho tayo sa ubo, makaiwas sa sipon. Lalo ngayon, pabago-bago ho ang panahon, mainit, malamig, kailangan ho natin ng vitamin C. Inuulit ko, malaking tulong ang Ultima C, 2 sa umaga, 1 sa tanghali, 1 sa gabi sa mga adult, no? 4 times every day, yan yung ating magandang program. Tumutulong para makaiwas tayo sa may sipon, sa sipon, sa ubo, para hindi ho ito mauwi sa pulmonya o infection sa baga. At kung kayo naman po ay may sakit na sa ubo, meron na ho kayong sipon, mabilis ho itong gumagaling kapag kakompleto ang vitamin C ng ating katawan. So tandaan niyo po mga kaibigan, no? Importante na combination yan. Habang ikaw ay nagtetake ng virgin coconut oil ng 3 times a day, nare-recommend ako rin po na sabayan niyo ng Ultima C na 2-1-1 every day para makaiwas tayo sa sipon, hindi ho tayo mauwi sa pulmonya, o makaiwas tayo sa ubo, at hindi ho ito magkakaroon tayo ng matinding infection sa baga. So yun po yung pinaka magandang epekto po ng ating Ultima C. At alam nyo ba, ang Ultima C ay tumutulong po ito para mas ma-absorb ng ating katawan yung iron. No? Tandaan nyo po yan. Ang Ultima C ay tumutulong po ito para mas ma-absorb po ng ating katawan yung iron. No? Yun ho yung kainaman sa kanya, driver ng nutrients. Para ma-absorb natin yung iron ng mga pagkain, ito po ay kailangan natin ng vitamin C. Yun yung sinasabi ko palagi na vitamin C is driver of the nutrient. Yung iron na kinakain mo, na galing sa pagkain, no? Ito po, halimbawa, kumain ka ng crypto organic, mayaman yan sa iron. Ang iron po, ito yung nagdadala ng oxygen sa lahat ng parte ng ating katawan. At mas na-absorb po ng ating katawan yung iron kapag meron po tayong vitamin C. Yun yung kagandahan, no? Kasi nagtutulong-tulong yan, ang tawag po natin dyan ay synergy.
Crypto Organic, Virgin Coconut Oil, and Ultima C. No? Ano-ano ba yun? Halimbawa, ang Crypto Organic, mayaman sa iron na nagdadala ng oxygen sa lahat ng parts ng katawan. Mayaman ang Crypto Organic sa vitamin B1, B2, and B3. Tumutulong po ito para pag-release ng ating enerhiya. So, inuulit ko, ang mga pagkain po na green vegetables, no, mayaman yan sa vitamin B1, B2, B3 na tumutulong po para ma-release natin ang ating enerhiya. At mayaman din ang Crypto Organic sa protina. Ano yung protein? Ito yung tumutulong sa pag-build ng muscle, no? Yun yung ilan sa mga nagagawa po ng crypto. At yung mga purpose ng vitamin complex, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, B12, mas nagiging effective po ito kapag meron po tayong kinakain na vitamin C o Ultima C. Driver ng nutrients yun, mas natutulungan po ng Ultima C na ma-absorb natin yung iron, yung vitamin B complex, para makapagtrabaho po ito ng maayos. So sana po nakikita nyo. Kaya kung tinatanong nyo ako bakit combine, para po magtulong-tulong. No? Lalo na pag sinamahan pa po natin ng zinc with vitamin D sa bata, 8 to 12 years old, isa, once a day. Sa mga adult naman, 2 piraso, araw-araw. Bakit natin binibigyan ng bata ng zinc with vitamin D? Kasi nakakatulong to unang-una sa immune system at the same time sa development ng kanilang pagtangkad. Pag kinumbine mo yung vitamin, yung zinc with vitamin D plus crypto organic, no? Ang crypto organic kasi may thiamine and B complex. Zinc, no? Maganda yan sa pagtangkad. Pag kinumbine mo yan, ang ganda ho niyan sa bone development ng bata from age 8 to 12 years old. Kaya makita nyo, ang ganda ng pagtangkad. Ang ganda ng pagtangkad ng inyong mga anak pag kinumbine nyo yan once a day lang naman na vitamin zinc with vitamin D, tapos sa bata 3 times every day na crypto organic, once a day na Ultima C, abay malaking tulong yon para maging maganda ang immune system at maging maayos ang pagtangkad ng isang bata. So naitutulong po nitong ating mga food supplement, no? At ang isa pang ang naitutulong pa nitong ating zinc na to, itong ating bagong-bagong produkto, una, itong zinc twice a day sa atin ho mga adult, no? 2 times every day, ito'y tumutulong sa ating katawan para po lumakas ang good cells, para lumaban tayo sa nadidevelop nating bad cells. Yung mga cancer cells sa ibang terminolohiya, no? Ang bad cells po, kailangan ma-eliminate natin yon. Ang umi-eliminate po doon o ang nagpapaalis po doon o nagpapahina sa bad cells, yung good cells mismo, no, yung ating resistensya. Ang combination ng zinc with vitamin D is a very good combine para po lumakas ang ating katawan para lumaban sa mga nadidevelop nating bad cells, no. Ganito po kasi yan, pag tayo kakain halimbawa ng mga processed meat, ng processed food, mga dilata, ng mga instant food, kakain ka ng ininit sa microwave, kakain ka ng pagkain tostado, ininit sa kaya niluto sa uling. Masarap kainin yon pero hindi po siya masustansya. Ito po ang pinanggagalingan, yung binanggit kong pagkain na yon, ang mga pinanggagalingan kung bakit dumadami ang bad cells ng katawan. Kaya kailangan ho natin ng zinc with vitamin D. Ang vitamin D, unang-una, nagpapalakas talaga ng resistensya yan, no? At nagpapaganda yan ng ating buto, no? Ang vitamin D with zinc combination makatutulong sa magandang function. Makinig ho kayo, no? Ang combination ng vitamin D and zinc ay makatutulong sa magandang function ng ating atay, ng ating apdo, ng ating lapay o pancreas sa Ingles, ng pali o spleen sa Ingles, ng ating kidneys at ng ating bladder o pantog. Imagine niyo mga kaibigan, pagka naging maganda ang function nitong ating apdo, ng atay, ng bato, ng pantog, ng spleen, ng pancreas, ang ganda-ganda po ng ating resistensya. Ang ating mismong katawan ay nag-eliminate ng virus, ng bacteria, namamatay ho sila sa dahil malakas ang ating resistensya. Yun ang kainaman pag meron ho tayong zinc with vitamin D. It's a very very powerful tool, very very powerful na kumbaga na sustansya, na nutrients
upang ang ating katawan ay makalaban sa kumakalat na virus ngayon, no? Ang iyang coronavirus, alam naman natin, wala pa naman talagang very very specific na gamot o wala pa pong bakuna. Kung magkaroon man, ay napakatagal pa pong makakarating dahil ang dami pong nangangailangan, lahat po ng tao. Ang akin po, habang tayo po ay nag-iintay, habang tayo po ay nag-aabang, tayo po ay tulungan natin ang ating mga sarili, atin pong alagaan ang ating buong pamilya sa pamamagitan po nitong aking itinuturo sa inyo. No? Kasi pag hindi po natin inalagaan, tayo po ay nagkasakit, una magastos, pangalawa, baka po mauwi pa tayo sa kamatayan, yun po ang pinakamasakit sa lahat, yung mawalan po tayo ng mahal sa buhay. Kaya ako po, tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes, akin pong paulit-ulit na ipinagsisilbi sa inyo, itong combination po natin na to, itong ating sodium ascorbate 211, itong ating zinc with vitamin D 2 times a day, itong ating virgin coconut oil 3 times a day, itong crypto organic ay 4, 4, 4, no? Maganda po pag take niya ay empty stomach para po mas absorb ng katawan. Tapos uminom po tayo ng 8 to 10 glasses of water every day para po maganda naman ang ating hydration. Kung kaya pa, mas maganda, makapag-exercise tayo ng at least 30 minutes every day para po mas maganda rin ang ating bone health. Meron po tayong psychological well-being na balanse. Maganda po ang ating, kumbaga, ang ating moral. Kasi pag nag-exercise ka, masaya ka. Maganda impact, very positive po ang impact ng exercise sa katawan. Kaya yung mga nadidepress, mga nalulungkot, mga nag-aalala, ang isang maipapayo ko dyan, mag-exercise kayo 30 minutes every day. Nakakatulong yun para maibsan po yung stress, no? At huwag nyo hong intindihin yung stress. Huwag ho nating patulan yung mga stress o problema. Huwag ho natin silang masyadong intindihin. Kasi malakas pong bumaba ang ating resistensya kapag po tayo palaging nai-stress, nagagalit, nag-aalala, no? Nagwo-worry, iwasan po natin yan, mga kaibigan. So yun po, yun po yung maigsing aking lecture sa inyo. Bakit? Kasi mas gusto ko pong bigyan ng daan ngayon yung mga inyong katanungan. To be exact, nakatatlumpong minuto po tayo sa ating pag-explain na to. Mas gusto ko pong bigyan ng daan ng ilang mga katanungan para po mas mabigyan ko po kayo ng personalized service. No, mga kaibigan? No, habang tayo po ay nag-iintay ng tanong, babatiin na muna natin ang ilang mga taga-subaybay, no? Janet De La Cruz Martinez, no? Yan, meron siyang tanong. Coach, ask ko lang po, anong pwede sa senior na may rayuma at sa mga bata para maging matalino? Okay, unahin na natin yung senior na may rayuma, no? Pinakamaganda diyan, Janet, mag-cleansing na. Bigyan mo na agad ng cleansing, hindi lang rayuma ang maiiwasan ng mga senior citizen dahil tataas pa ang kanilang resistensya. At alam naman natin, ang mga senior citizen ay mabilis kapitan ng virus o bacteria, no? Lalo na ng COVID-19, kaya kailangan palakasin natin ang resistensya ng mga matatanda. Nandyan mismo sa harapan mo, no? Sa mga matatanda, pwede ho tayo magbigay ng apat na ultimacy, 211 every day, zinc with vitamin D 2 times a day, no? Virgin coconut oil 3 times a day, and crypto organic 4, 4, 4. Janet De La Cruz Martinez. Ngayon, tinatanong mo ako para sa mga bata, para tumalino ang bata. Ako ang pinapakain ko sa mga bata, sa mga anak ko, no? Pwede kang magbigay ng crypto organic 3 times a day. Tapos samahan mo ng once or twice a day na ultimacy. Makakatulong yan sa development para maging matalino ang mga bata. Pati po kanilang pagtangkad magiging maayos. Sana Janet De La Cruz Martinez, nakuha mo ang aking sagot. At i-type mo naman dyan sa ating comment box kung inyong nakuha ang sagot. So nandito din si Beck Molina Oliver. No, inuna ko na yung mga tanong, nakita ko yung mga ganito. Coach, ano po ba ang pwedeng food supplement para sa bukol sa mukha? No? Anong bukol sa mukha? Ano bang klaseng bukol yan? No? Alam nyo, maraming klase ng cyst na tumutubo sa ating katawan. Kung yan ay tumutubo sa mukha, no? Medyo hindi ako masyadong pamilyar sa bukol sa mukha kasi yung mga ganyang usapin, talagang usapin yan ng dermatologist. Kung meron kang Beck
Oliver, no? Beck Oliver, Beck Molina Oliver, kung meron kang latest laboratory exam, kung napatest na bukol talaga yan, hihingi ako ng pabor sa'yo. Baka pwede mong picturean, isend mo sa akin dito sa health guide para kung makita ko kung ano ba yon, eh, baka sakali, titignan natin kung ano ang makagawa ko para mabigyan kita ng advice kung ano ba yung eksaktong diet plan. Libre naman yon, diet plan and ano bang food supplement combination ang pwedeng makatulong dyan sa problema na ganyan. So, Beck Oliver, iaantayin ko yung message mo, no? So, yon. So, ang dami. Nandiyan, nanonood si Romeo, Kuya Romeo Arcierto. Nandiyan. Nandiyan din si Rods Pascual Barles, no? Okay, ang dami na. Ito. Si, thank you sa'yo, Janet. Nakuha mo yung sagot. Martinez, coach, ask ko lang, pwede sa may Rayuma. Yan, ha? Kung nakuha, yan. Shout out, Upline Fernie. Whisper out, coach, sa lahat ng AOS. Sa lahat ng AOS. Magkita-kita tayo ulit sa susunod. Kapag ka nagkaroon ng tsansa, magkakaroon ulit tayo ng training. Maraming salamat sa tiwala, Upline Fernie Hernandez. Ang isa sa pinakamahalagang tao sa uno. Isa sa pinakamagaling na top earner sa buong uno, no? Yan ang ating AOS, Whisper Out Coach sa lahat ng AOS. Yan. Thank you sa Helda Kisto. Thank you watching from Davao. Hello sa iyo, Helda Kisto. Yan. Angelica Comoda. Eto, Doc, good morning. No? Ako po ay, ang tawag nyo lang sa akin, coach, ako po ay nutritionist. Hindi po ako doktor, no? Bagaman nakakabigay po tayo ng mga magagandang advice na papagkamalan ako madalas doktor, nutritionist po ako. Meron po tayong doktor si si Doc Jericho, Doc Jack din, si Doc Rick Cordero naman. Every Sunday naman 'yon, napapanood niyo 'yon. Siya ang ating doktor. Ako po ang kanyang katulong sa pagpapalaganap po ng mga magagandang impormasyon tungkol sa ating mga produkto. At tumutulong kaming sabay, no? Every Sunday siya, ako Wednesday and Friday dito sa ating Uno Live, no? Angelica Comoda, meron pong nagtatanong sa akin, anong magandang food supplement ang pwedeng ibigay sa taong gustong magpapayat at maging kuminis ang balat? Okay, ito magandang combination to, makinig kayo. Sa pagpapayat, napakaganda una yung ano, Nutripub, no? Ang Nutripub, dalawang piraso bago matulog. Mag-take nun. Tapos, mag-take ng glutathione 2 times a day. Maganda yun, siyempre. Ang glutathione, alam naman natin, maganda sa balat. Lilinis ang atay, gaganda ang balat mo, no? Para sa pag... Kasi pag malusog ang atay ng tao, maganda ang balat mo, eh. Tandaan yan, pag maganda ang ating liver, nakikita yan sa balat. Maganda ang ating balat. Kaya ang super antioxidant din ng ating glutathione. 2 times every day. Tapos, kumain bago matulog ng 2 pirasong Nutripub. Tapos, bigyan mo ng 3 times a day na Pitrite. Meron tayong product na Pitrite para sa fat burner, no? Tapos, sasamahan po natin yan ng 30 minutes exercise a day. Gagawin natin yan ng 5 beses sa loob ng 1 linggo. Tapos uminom ng tubig, 8 to 12 glasses of water every day. Yan yung pwedeng makatulong sa mga tao na gustong kuminis ang balat at the same time pumayat. Sa madaling salita, gustong gumanda o gumwapo. Uulitin ko, sa mga tao po na gustong mag-weight loss, gumanda ang balat, no, gumanda ang timbang, magkaroon mag-build up ang muscle, kailangan po nating magbigay ng 2 Nutripub bago matulog para maganda ang pagdumi. Pitrite 3 times a day, sasabayan po natin ng 30 minutes exercise para po maganda ang fat burning, no? Tapos bibigyan po natin ng glutathione, no, super antioxidant para malinis ang ating atay, no? Maging maganda ang energy, meron siyang athletic performance and recovery. At the same time, napakaganda po nito sa pagpapaganda ng balat, whitening, skin whitening. Sana, Angelica Comoda, nakuha mo ang aking sagot sa iyong katanungan. Yan. Coach, ano pong maganda sa anemia? Archie Cahilog from Qatar. Hello sa inyo, mga taga-Qatar. Archie, pinakasimple ang tanong mo, napakaganda. Sa anemia, crypto-organic. Bigyan mo na agad ng crypto-organic. Maganda yan sa anemia. 4-4-4. Kung kaya pang bigyan ng ultima na 2-1-1 combined,
sobrang gandang kombinasyon yun para maiwasan natin ang pagkakaroon ng anemia. So Archie Kahilog, sana po ay nakuha nyo ang sagot. Paki-type diyan sa ating sa ating comment box. Si Angelica Comoda, sana nakuha mo ang sagot ko. I-type mo naman diyan sa comment box kung nakuha mo para alam ko lang. Yan. Cindy Paga, may tanong si Cindy Paga. Ano pong pwede kag Cindy, doc, pwede ba sa kagagaling lang sa opera sa kidney ang BCO? Oo, tandaan niyo. Ang cleansing natin, Crypto Ultima, virgin coconut oil, zinc with vitamin D, pwede po ito sa mga na-operahan, sa mga may sakit, sa mga malulusog, kahit sino po. Eh, ang bagong opera, pwede din. Bakit? Kasi kailangan po niya. Kailangan po niyang mabilis ang recovery. Wala pong wala pong masamang epekto ang virgin coconut oil. Sobrang ganda nga po nito sa katawan to increase immune system and for past recovery. Tandaan mo, Cindy, Cindy Paga, 3 times a day na virgin coconut oil, nakakatulong yon, no? Para sa mga taong may problema, sa kahit anong problema sa kalusugan, nakakatulong po ang ating virgin coconut oil. May antiviral, antifungal, antibacterial properties. Cindy Paga. So, pwede yun. Nakakatulong siya. Kaya lang sa mga ganyan na kagagaling lang sa opera, medyo mo-monitor natin ang tubig niyan. May mga specific water binigyan doktor diyan. Tapos kailangan tuloy-tuloy ang kanyang medication. May mga gamot na pinapainom diyan. Yun namang virgin coconut oil diyan, Cindy, pwede mong idagdag para sa kanyang immune system, para sa kanyang resistensya, upang mas mabilis ang recovery ng isang taong katulad niyan. So sana, Cindy, nakuha mo ang aking sagot. Roda Barzuela, Whisper in Team Heroes International. No? Roda Barzuela. Yun, nakita natin. No, eto. Maria Rowena, meron na naman siyang meron siya ulit update. Yes po, nakaka-relax at exercise kahit loob. Kahit nasa loob lang ng bahay, Rowena, huwag nang lalabas, no? Tsaka yung mga kliyente nyo, yung mga pasyente nyo, tawagan nyo sa Zoom para at least safe tayo, no? Pwede naman nating maibigay ng through Zoom, through telephone, through messages, through messenger, ang lahat ng ating mga informasyon, kagaya ng ginagawa natin ngayon. At ang exercise, kahit po kayo nasa loob lang ng bahay, no? Maglulundag lang kayo dyan, maglulundag kayo, mag-stretching kayo, papawisa na kayo, 30 minutes, nakakatulong yun. Salamat sa iyo, Maria Rowena Villegas Genso. Yun. Judith Acosta. May tanong po si Judith Acosta. Anong pwede sa anak ko na chubby? Kasi siya, 13 years old, Judith Acosta. Una sa mga bata po na medyo chubby na ganyan, 13 years old, hayaan nyo lang. Normal naman sa bata ang minsan payat, minsan medyo chubby. No? Ang akin lang, huwag nyo lang hong masyadong paparamihin ang kain ng mga junk food. Ulitin ko, bawasan ho ang junk food. Ano-ano ba yung mga junk food? Pinirito, mga fast food, delata, instant noodles, hot dog, no? Mga tosino, longganisa. Turuan mo yung anak mo kumain ng gulay at prutas. No, turuan mo siya. Turuan mong kumain ng gulay at prutas. Turuan mong uminom ng tubig palagi. Iwasan ng soft drinks. No? Tapos bigyan mo ng 13 years old, bigyan mo ng 2 times a day ng Ultima at bigyan mo ng 3 times a day na Crypto Organic. Malaking tulong yon, no, para maganda ang kanyang resistensya. Sa ngayon, Judith Acosta, yun ang pwede mong gawin. No? Disiplina sa pagkain, iwas doon sa mga microwavable food like yung microwavable popcorn, hotdog, longganisa. Pakainin mo siya ng mga sariwang isda, ng gulay. Pakainin mo siya ng mga pagkain na hindi junk food. Para hindi, kaya kung medyo magiging balanse, kasi baka mamaya obese na. Baka hindi lang chubby, no? Yung chubby kasi, iba kasi yung chubby lang eh, no? Iba yung obese. Pag sinabing obese, yun yung, nako, delikado yun, no? Delikado yung obese, pwedeng mauwi sa sakit sa puso kahit bata pa. Kaya importante na i-monitor natin yan, Judith Acosta. Total, ikaw naman ang nanay, ikaw naman ang namamalengke, kinakailangan na ikaw ay mag-prepare ng mga pagkain malusog para sa iyong anak. So yan, Judith Acosta. No? Ngayon, si Dula Harleen. No? May tanong si Dula Harleen. Ask ko lang po, pwede po ba sa daw sa buntis ang Ultima? Si Oo. Actually, hindi lang Ultima, pati Crypto.
sa buntis, tandaan nyo, mahalaga sa isang buntis ang ano, ang folic acid. Ang crypto organic ay very rich sa folic acid and very rich sa iron. Mahalaga 'yun sa buntis. Tapos kailangan din ng buntis ang vitamin C. Bakit? Para sa protection niya, no? Ang buntis ay hindi basta-basta may UTI, no? Hindi basta-basta sisipunin, no? Importante sa buntis 'yon, no? Tapos kailangan niyang mag-acai berry. Ang acai berry 30 ml once a day sa umaga lang para makaiwas tayo talaga sa UTI. So dinagdagan ko yung pwede mong i-take sa mga buntis, Ultima C, no? Pwede kang magpa-take ng Crypto Organic, pwede kang magbigay ng acai berry Dula Harleen. Sana nakuha mo Dula Harleen yung aking sagot sa iyo. I-type mo naman diyan sa ating comment box kung sa lahat po ng sinasagot ko ngayon, lambing na po, i-type niyo naman sa ating comment box kung inyo pong nakukuha. No, si Mary Hope Diretso Charisma, good morning sa iyo, no, good morning daw. Yon si Mark Hipolito. May tanong si Mark Hipolito. Doc, anong pwede sa high blood at may UTI? Thanks po. Ganito sa mga may UTI, no, urinary tract infection at the same time high blood, ang pinakamatipid na pwede nating ibigay diyan is Procardio isa sa gabi bago matulog. Tapos sa UTI, pwede mong bigyan ng 30 ml 2 times a day na acai berry. Tapos painumin mo ng maraming sabaw ng buko. Painumin mo ng mga katas ng pakwan. Yung pakwan, i-blender mo, lagyan mo ng tubig. Yun, maganda, alkaline yun sa UTI. Sabaw ng buko, nakakatulong yun. Tapos bigyan mo ng tubig, 8 to 10 glasses of water daily. Procardio, bago matulog. Tapos acai berry, 30 ml 2 times a day. Yun. Makakatulong 'yon Mark Hipolito para maiwasan, mawala ang ating makontrol ang high blood, no? At maiwasan ang pagkakaroon ng UTI. Sana nakuha mo Mark Hipolito ang aking sagot, no? May tanong ang ating suke, Lynn Premier. Doc, no? Ano daw ba ang pwedeng supplement para sa may leptospirosis? Nako. Between 25 to 30 age, lalaki po. Kung hindi daw po kaya in bumili ng supplement, anong herbal medicine ang pwedeng inumin niya? Okay. Unang-una, pagka ganyang mayroong leptospirosis na, ang pinakamaganda diyan unang-una virgin coconut oil, no? Bigyan mo ng virgin coconut oil, no? At least bigyan mo kaagad ng 3 times every day. At kung tinatanong mo kung walang pera, walang pambili, no? Eh, ang mga herbal medicine o ang mga natural medicine na pwede nating ipainom diyan, halimbawa yung malunggay, no? Yung malunggay, Lean Premier, malunggay, dahon ng malunggay, no? Ano mo, lagyan mo sa blender, lagyan mo ng tubig, yun, blend mo, painom mo sa kanya. Maganda yon, parang nagte-take ka na rin ng crypto organic, no? Tapos virgin coconut oil, mahalaga ang virgin coconut oil. Tapos kung lumalala, no, lumalala yung ganyang leptospirosis, eh pinakamaganda niyan, una, mapacheck up mo. Mapacheck up para kung mabibigyan man ng mga, kasi may sinasaksak dyan ng mga anti-tetano, minsan pagka ganyan, sa ihi kasi ng ano yan eh, ng daga eh, no? May mga sinasaksak na bakuna sa mga ganyan para mabilis mawala yung infeksyon. But for the meantime, sa tinatanong mo sa akin kung walang budget, ano yung mga immediate na pwede, ang maia-advise ko dyan, combine virgin coconut oil, tapos yung blood cleanser. Ang maganda-gandang blood cleanser na parang crypto organic ay malunggay. Ang malunggay, sobrang ganda nun. Yung malunggay, dahon ng malunggay, hilaw, lagay mo sa blender, lagay mo ng tubig, i-blend mo, no? Medyo marami-raming dahon ng malunggay ang kunin mo, tapos i-blend mo, painom mo. No, medyo mapait lang pero okay lang yun, tiisin lang yung pait, makakatulong yun. Kahit gawin nyo ng 2 beses araw-araw hanggang sa guminhawa ang kanyang katawan. So salamat sa iyo, Lynn Premier. No, thank you sa tanong mo. Paki-type naman sa inyong mga comment box. Wala akong nakikitang nagta-type ng yes po, nakuha ko sagot. Nakukuha nyo ba yung sagot, mga kaibigan? No? Ian Gulmatico. Yung iba, pag nakuha yung sagot, iniiwan ako. Huwag mong iwan. Maganda mag-ano ka. Mag-comment ka para naman nalalaman ko kung ako ba ay nakapagsisilbi sa inyo, mga kaibigan. Yan. Ian Gulmatico.
Ask ko lang po, coach, aside sa BCO, ano ang magandang combination ng food supplement na maganda sa may Almoranas, no? Sa may Almoranas, ang isang nire-recommend ako pa eh yung Nutripub. Ang Nutripub, 2 piraso bago matulog, 2, no? Kakain ka nun. Bakit? Ang Nutripub, nakakapagpalambot ng dumi. Pag malambot ang dumi mo, hindi ka susumpungin ng Almoranas mo. Kasi pag matigas ang dumi ng tao, lumalabas yung Almoranas eh, no? Kailangan ng dumi mo medyo malambot para ma hindi susumpungin. Kailangan mo dyan Nutripub o kaya virgin coconut oil. So yun yung option mo. Nutripub 2 pieces bago matulog. Magwe-weight loss ka pa. Ganda ng pag ano mo dyan. Ang ganda ng metabolism mo dyan. Or virgin coconut oil 3 times a day. No? Evelina Alibio. Yes po. Oh, nakuha ni Evelina ang sagot. No? Si Darlene Panganiban. Darlene Maloloy on Panganiban. May tanong siya, no? Coach, okay lang po ba na twice a week magpahilot habang tinitake yung mga supplement po? Salamat. Oo naman. Wala namang masama sa hilot, no? Kung nagpapahilot, mga natural way yan para magkaroon tayo ng, yun nga, di ba? Yung iba ka, nagpapa-spa, no? Eh kung hilot-hilot lang naman, dyan sa baryo-baryo, eh naghihilot, eh masarap nga sa katawan yan. Well, Darlene, don't worry, ang hilot, eh wala naman. Wag lang 'yung sobrang heavy o hard, no? Mararamdaman mo naman kung sobrang hard o heavy 'yung hilot eh, no? Yung sakto lang, yung saktong magiginhawa ka. Kasi 'yun ang purpose ng hilot para medyo ma-stretching ang ating katawan, mabigyan tayo ng comfort, mabigyan tayo ma-relieve 'yung mga medyo may mga masasakit. Tapos at the same time, iinom ka ng food supplement. Kaya nga, di ba, kung natatandaan ninyo nung nakaraan, pagka medyo may mga na-stroke, ang nare-recommenda pa nga natin dyan, yung occupational therapy kahit isang buwan. Tapos mag-a-undergo ng cleansing para mabilis ang kanyang recovery. So yun, Darlene Maloloy on Panganiban. Ang haba ng pangalan mo. Janet Dela Cruz Martinez, nakuha ko, coach. Thank you. Salamat. Yun, nakuha daw niya ang sagot, no? Erickson Bacol Oliver. May tanong. Coach, ask ko lang po kung anong magandang food supplement para sa kumikirot ang tiyan at laging nahihilo. Kumikirot ang tiyan. Ang maganda sa ating tiyan, unang-una, pagka ganyang wala ka namang specific na binanggit, no, nahihilo, laging masakit ang tiyan. Alam mo, Erickson, ang pinakamaganda dyan, mag-cleansing ka na. Itong aking nasa harapan ngayon. Yang nakikita nyo sa screen nyo, sodium ascorbate 211, crypto organic 3444, zinc with vitamin D 2 times a day, virgin coconut oil 3 times a day, malaking tulong yon kasi hindi natin alam kung saan ba nanggagaling yung pagkahilo. Pwedeng high blood, pwedeng malabo ang mata, pwedeng nai-stress, or maraming pwedeng panggalingan ng pagkahilo. So kaya dapat mag-cleansing na. Dahil yung cleansing na yan ay maraming pwedeng matulungan yung ating cleansing program na tinuturo ko sa inyo. Ngayon, Maria Salve de Castro. Good morning po, Mentor Jericho. Good morning din sa'yo. No? Ano po ang magandang food supplement para sa arthritis and hypertension? Thanks po. Okay. Ito, pinakamatipid to, arthritis and hypertension. Una, 30 ml 2 times a day na acai berry. Tapos bago matulog, bigyan mo ng isang Procardio, no, para maibsan ang matulungan natin yung hypertension. So yon ang pinakamagandang combination diyan. Sa arthritis, again, yung acai berry. Kung ayaw mo ng acai berry, pwedeng 8 berries. Pareho yon halos, no. Lahat yun is made of berries, no. Pwedeng twice a day na acai berry or twice a day na 8 berries. Tapos bigyan mo ng Procardio sa gabi bago matulog. Makakatulong yon, Maria Salve de Castro. At i-monitor mo rin yung BP niya araw-araw para makita mo kung nag-i-improve. So yon, salamat sa'yo, Maria Salve de Castro. Empty stomach ang pag-take ng mga produkto, ha. Maria Donna Targa. No, may tanong si Maria Donna Targa. Good morning po, coach. Yon, good morning. Tanong ko lang po, ano po kaya ang pwedeng inumin kapag tumataas ang uric acid? Ako,
Ganun din po kapag may acid reflux. Salamat po. Okay. Maria Donna Targa, special yung, kumbaga yung tanong mo ay napakadali lang. Uric acid and acid reflux. Pinakamaganda niyan, eto na, yung ating special na cleansing. Yung sinasabi ko kanina. No? Pagka ganyang mga kondisyon, acid reflux, mataas ang uric acid, no? Gastritis, no? Cardiovascular problem, diabetes, cleansingin mo, Donna, Targa, no? Uulitin ko, yung nasa harapan niyo, yung kanina ko pa tinuturo. Ultima, Crypto, BCO, zinc with vitamin D, makakatulong yan para sa ganyang klaseng problema. Kasi alam mo, common ngayon yan eh. Uric acid, no? Mataas ang uric acid sa dugo. Tapos yung acid reflux, nako, masakit yan, no? Hindi siya masarap sa pakiramdam. Kaya importante makapag-undergo ng cleansing. Tapos huwag mong kalilimutan, bigyan palagi ng 8 to 10 glasses of water every day. Iiwas ka sa pagkain mamantika, iiwas tayo sa masyadong maaalat, no? Sa maraming betchi na pagkain para hindi na susumpong yung ganyang klaseng mga sakit, no? Maria Donna Targa. Sana nakuha mo yung sagot ko sa iyo, Maria Donna, mag-cleansing ka. Si Astra, may tanong dito. Yo. Good morning, coach. Tanong ko lang po, ano po bang food supplement ang pwedeng inumin sa may Almoranas po? Minsan ay dumurugo na po. Nako, sana daw po matulungan natin kaibigan niya. Yun yung sinabi ko kanina. May option ka sa Almoranas. Pwede mong pakainin niya ng Nutripub, dalawa bago matulog para malambot ang kanyang dumi, para hindi nahihirapan dumumi. Or 3 times a day na virgin coconut oil. Tapos, painumin mo palagi ng maraming tubig dahil pag maraming tubig siyang iniinom, 8 to 12 glasses, 8 to 10 or 8 to 12 glasses a day, maganda pag dumi niya, no? Malambot. Kasi pag matigas ang dumi, naku po, magdudugo talaga yung Almoranas na yan. Kaya Astra, RP, Katakutan, Amper. Grabe naman ang pangalan mo, no? Apat, Astra, RP, Katakutan, Amper. So sana nakuha mo Nutripub, 2 piraso. Dudumi yan mga 2 times a day hanggang 3, no? Pero malambot ang dumi niya, hindi yung Almoranas niya, hindi lalabas yun. Or matipid rin yung BCO, virgin coconut oil, 3 times every day. So yon, no? May tanong dito. Good morning. Si Ray Jesse Umayam Condoy the second. Good morning. Good morning. Hindi good afternoon. No? Palagi tayong good morning, no? Coach, anong pwedeng ibigay sa may leukemia? Naku po. Sakit sa dugo, no? Ano bang edad niyang may leukemia na yan? Matanda ba yan? Bata ba yan? Sino ba yan? Kung yan ay medyo may edad na, ang pinakamagandang pwede nating ibigay dyan, unang-una, mag-cleansing na din. Dahil ang cleansing, nakakatulong yan para sa development ng RBC and WBC. Red blood cells and white blood cells, yung balance saka ng plasma, tumutulong yan para mag-regulate ng platelets, plasma, RBC, red blood cells, white blood cells. Nagiging balance yun, mga kababayan. Yun ang isang malaking tulong ng cleansing. Nababalansin natin ang red blood cells, white blood cells, ang plasma, ang platelets. Kaya ang daming natutulungan itong cleansing na to. So yun agad ang magandang maibigay mo. Pakainin mo ng maraming gulay na green para mas maganda pa ang development ng kanyang dugo. Lalo na sa bandang hapon. Okra, ampalaya, talbos ng kamote. Tulungan mo yan. Reggie, ang haba ng pangalan ng mga nagtatanong. No? Ray Jesse Umayam Condoy II. Dami. So yun, tas tubig, lagi. Tubig, 8 to 10 glasses of water. Papainumin natin siya. So yun ang ating mga tanong, no? Ito, si Tinsky Duyake. No? Dok, ano po yung gamot sa tuhod na walang lakas? Tuhod na walang lakas, energy booster ang ibig sabihin nun. Yung mga nangihina na, no? Ang isa sa pinakamagandang energy booster na pwede nating ibigay, immediate, no? Acai berry. Acai berry is very good. Tapos sasama niya, galaw-galaw, Tinsky. Importante makapag-exercise. Ang acai berry kasi mataas ang protein, energy booster yon, no?
maganda ang protina niya, maganda ang ano niya, ang epekto sa katawan to energize, parang nagbibigay siya ng enhancement sa adrenal gland para maganda ang secretion niya ng adrenaline rush. So yun ang maraming hindi nakakaalam, no? Ang acai berry po is a very powerful energy booster. Meron ho siyang kakayahan para i-enhance yung ating adrenal gland para maganda ang secretion o ang release ng ating energy, no? Acai berry. Tapos yung sinabi ko nga kanina, yung mayayaman sa pagkain na protein, unang-una energy booster 'yon, protein, acai berry, crypto organic, 'yan ang mga mayayaman sa protein. Yung mga taong mahina, yung halos nalalambot, yung sabi nga, no? Sabi balut daw, pwede rin, nakakatulog din 'yon. Pero sa mga food supplement 'yan, acai berry, 30 ml 2 times a day, tapos crypto organic, ikaw ay mag-ano na, mag-444 ka na para lumakas agad ang katawan. Mahina resistensya niyan, no? Walang kalakas-lakas, baka mababa ang ano, ang potassium sa katawan. Ang pagkain mayaman sa potassium, crypto organic din, at magkakain ng saging. Ang saging mayaman sa potassium. Tinsky. Yan, kumpleto sagot ko sa iyo, ha? Tinsky Duyake. No, ang ganda, ang ano, unique yung pangalan mo eh, no. So yun, watching from Dubai, Jennifer Cruz, nakakarating po tayo ngayon sa Dubai, no. Bumati muna tayo, watching from Persian team. Ayan, Amity Bull, si Eliazar Lampa. Hello sa inyo, Persian, no. Nandiyan si dami ito, teka, babasahin ko. Dami nitong mga ating mga Jacinta Agustin, ito from Tugigaraw. Buti nakita ko to, Tugigaraw, no. 7 months and 1 week na po ang yung baby ko. Pwede na po ba siya sa crypto? No? Pwede naman, durugin mo, lagay mo sa gatas. No? Kaya, pero Jacinta, kung ikaw ay nagpapadede, ikaw ang mag-crypto kung nagpapadede ka. Pero kung yung anak mo ay nagpo-formula milk na, ang advice ko dyan, alam mo, bigyan mo ng virgin coconut oil. Yung bubutasin mo yung capsule, lagay mo sa gatas. Yun, ang ganda nun, 7 months and 1 week na siya. Pwede ka rin magbigay ng crypto organic, dudurugin mo, lalagay mo sa gatas. Isa lang, isang piraso lang, Jacinta. Ito kasing si Jacinta Agustin, isa ho ito sa pinakamatinding leader sa Tugigaraw. Eh, kapapanganak lang yan. At, ano, 7 months and 1 week na po yung bata. Ano yun eh, uno baby, sila pong mag-asawa ay nag-uuno at nagiinom po ng food supplement yan nung iyang pinagbubuntis pa lang. Ituloy mo yung cleansing mo. Sana, Jacinta, nagpapa-breastfeeding ka. No, sint. Sana nagbe-breastfeeding ka. Kung nagbe-breastfeeding ka, ikaw ang mag-undergo ng cleansing, sigurado ako, ma-absorb ng anak mo. No, kahit hindi mo na siya bigyan, ikaw lang mismo mag-cleansing ka, eh, absorb na kagad ng anak mo yon. I hope na ikaw ay nagbe-breastfeeding. So, sana nakuha mo ang aking sagot sa'yo. Andyan din po, nanonood ang ating mahal na presidente, si Applin William Barbo. Watching po siya, kaka-tune in lang. So whisper out sa mga matang pusa, no? Eto, si Isa Bunan. Coach, ano pong pwede sa taong may scoliosis, edad 30 hanggang 50 pataas? Sa mga tao po na may scoliosis, para po maibsan natin yung pain, ang isang pinakamagandang natural pain reliever natin, una, is acai berry. No, may mga post ako niyan sa ating health guide. Ang acai berry po, 30 ml, 3 times a day sa mga may scoliosis po na medyo masakit na, medyo sumasakit, kumikirot ng konti. No? 30 ml na acai berry, tumutulong yan para maibsa natin yung pain. At the same time, para naman sa bone health, no? Bone health, para po ma-solusyon na natin ang kakulangan niya sa calcium, is crypto organic. No? Crypto organic, 4-4-4. Apat sa umaga, apat sa tanghali, apat sa gabi na crypto organic para maiwasan niya yung pagkakaroon ng scoliosis, osteoporosis, no? May pain combination yon. That is the best combination sa mga ganyan. Medyo may scoliosis, masakit yan eh, no? Para medyo kontrolado natin yung sakit, hindi talaga, kasi nakakaano yan, nakakahalata ng katawan pag sumasakit na. Kaya bigyan mo agad ng acai berry 30 ml 3 times a day. And then crypto organic 444 para naman sa kakulangan niya ng calcium. That's the best combination para po sa mga taong may scoliosis. Romy Untalan, salamat sa iyo, nakuha mo ang sagot, no? Nandiyan.
Yan, Pritzi Magsayo. Ano pong pwede sa bukol sa suso, no? May breast na cyst, no? Pritzi, ang isang pangunahin na pwede nating mai-recommenda sa mga may breast cyst, sana yan is ano lang, mass. Dalawang klase kasi yung cyst. Merong mass, taba na may tubig, tubigas lang 'yon, mass mga hindi siya cancerous. Merong bukol na cancerous na. Sana hindi, no? At yung ganyan, pwede nating matulungan niya sa pamamagitan ng ating cleansing. No? Ang pinakamatipid Pritzi na cleansing natin ngayon, ayan, sa harapan mo, bigyan mo na agad 8 to 10 glasses of water every day. Crypto Organic 444. Ultima Seed 211. Crypto Organic 444. Virgin Coconut Oil 3 times a day. And Zinc with Vitamin D. Pwede nating ibigay sa kanya. Malaking tulong yon para bumaba yung tinatawag nating abnormal oxygen molecule, mawala yung acidity, mawala yung tinatawag nating mga bad cells kasi lalakas ang good cells ng katawan. So pamamagitan nun, pag nabibigyan natin ng kumpletong sustansya ang katawan, nutrisyon ng katawan, yung mismong katawan, tinutunaw niya yung mga hindi kailangan. Na makikita mo unti-unti lumiliit 'yon, no? Yung mga bukol sa lalabunan, bukol sa suso, may mga bukol sa matres, tumutulong ang ating cleansing para 'yon ay lumiit yung mga cyst, no? Hanggang sa mawala na siya. 'Yun ang naitutulong ng malaki ng ating again, ng ating product combination na cleansing program. So 'yon, sana Pritzi, nakuha mo ang aking sagot sa iyo. So ito pa. Coach, ano pong supplement para sa nagki-chemo? Sa nag-undergo na ng chemo, God ablasa, no? Nag-undergo na ng chemo. Ang mahirap sa ganyan, sobrang baba na ng immune system niyan, no? Nagme-medication niyan, no? Ang baba ng yung iba nga, 'di ba, nakakalbo pa, namamayat, nanunuyot ang balat, nangingiti pang mata, kasi nga 'yun yung side effect ng chemotherapy. Ano ba ang pwede nating maitulong diyan? Kagaya nung tinuro ko kay Pritzi kanina, Guad, ablasalin, importante makapag-undergo ng cleansing. Why? Because cleansing is super immune system booster. No? Gaya ng advice ko kay Pritzi, para hindi na bumalik yung mga abnormal oxygen molecule o cancer cell, para ma-eliminate natin sila, para ma-dissolve natin talaga. No? Kailangan natin ng cleansing. No? Crypto, Ultima, no? A virgin coconut oil and zinc with vitamin D. Mga kaunaw, mga kababayan, ito po yung ngayong pinakamatipid na paraan para po tayo ay lumakas ang ating resistensya. Kaya nga po pinalagay ko dyan sa harapan kasi yan po yung ating pinaka the most effective way para mas maka-absorb po tayo ng proper nutrients. Dahil kapag nabibigyan po natin ng proper nutrients ang ating katawan, yung katawan po natin ay nagre-repair ng kusa. So yun po ang aking maisasagot doon sa nagtatanong kanina. So yun po, no? So isa pang tanong. Jonathan Pilipinas, no? Coach, ano pong food supplement para sa may gout? Naku, kanina arthritis, ngayon gout, halos pareho 'yon. Ang binigay natin diyan, acai berry, no? 30 ml 2 times every day. Acai berry sa may gout, no? Tapos kapag may gout na ganyan, mataas ang uric acid, bigyan mo na agad ng Crypto Organic 444 para ma-eliminate natin yung uric acid niya sa dugo. Mataas ang uric acid niyan. Eh ang gout masakit. Naku, napakasakit ng gout. Malaglagan lang yan ng kahit maliit na tela lang, makita mo panyo lang ang naku, madiinan, naku, masakit yan. Eh ang natural pain reliever natin diyan, acai berry 30 ml 2 times a day, Crypto Organic 444. Salamat sa iyo, Guad, nakuha mo ang sagot. Salamat and get well soon. Sana mabilis kang makapag-cleansing kaagad, maging available na agad sa inyo ang ating cleansing para guminhawa na ang ating mga pangatawan. So yun po, lagpas-lagpas na po tayo sa ating oras, no? Pinagbigyan ko po ang maraming tanong. At yung ilang pong mga naiwan kong tanong, iiwan ko muna at yan po ay ibalik ninyo next sa Friday. Meron po ulit tayo alas 3 ng hapon. Makakaasa po kayo na masahabaan po natin ang time na pagbibigay ng time sa mga pagsagot ng tanong.
Nagbibigay lang po ako ng lecture sa simula para po meron kayong guide, no? Nagbibigay ako ng lecture para at least meron kayong update, ano ba yung value, yung halaga ng ating mga ginagawa, no? Importante rin kasi yon. So binabudget lang po natin ang ating oras. So muli, no? Mga kauna, mga kababayan, huwag po kayong magsasawa na mag-tune in every Wednesday and Friday 3 to 4 p.m. Libre naman po ito na ibinibigay sa atin ng UNO. Salamat sa Diyos. At ang akin lang pong habilin, tayo po ay manatiling maingat, no, disiplinado, sumunod sa lahat ng patakaran ng ating gobyerno. Manalangin, huwag po tayong masasawang tumawag sa Diyos, magpasalamat, humingi ng tulong. Tayo po ay walang ibang sandata kundi yan, disiplina at tulong at awa ng Panginoon. Muli, ako po ang inyong lingkod, no? Ang inyong nutritionist, Jericho Mendoza. To God be the glory!